Inim muna tayo ng kape guys bago yung introduction. Hello Kegel Squad! Hello mga Bebs! Welcome to Kegel TV. For today's video, siguro nakita nyo na sa title ng video, dun sa description below. So yes, another top 10 videos. Sana po ma-enjoy nyo po. Thank you so much for the last 2 weeks. Nag-gain po tayo ng a lot of subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyo, Kegel Squad. At maraming maraming salamat po sa mga nanonood. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, make sure you subscribe down below. At para po ma-notify po kayo sa mga everyday videos ko, make sure you click that bell button sa tabi ng subscribe button. So, without further ado, let's start our top 10 video topic for today. So, for today's video, gumawa ako ng top 10 reasons kung paano ka matanggap sa work. So, guys, katuwaan lang po itong vlog na ito. Katuwaan lang po itong top 10 reasons na ito. So, sana po, ma-enjoy nyo lang po. Sa mga nag-dislikes po ng video ko before, I really appreciate your dislikes. Siguro, hindi lang po tugma yung taste nyo sa mga pinapalabas ko po sa videos ko. Pero, I really appreciate you for coming to my channel and then checking out my videos. For those who subscribed in the last 2 weeks, maraming maraming salamat po. Let's continue to grow our channel. So, sisimulan na po natin ang top 10 reasons kung paano ka matanggap sa work. So, ito po ang outfit natin today. This outfit, ito ginamit ko po nung panag-a-apply ako sa work. Pero bihira ko na lang siya magamit kasi napakasikip niya na. So, ito sinuot ko para sa inyo mga best kahit di ako makainit. Dahil alam kong para sa video na to, kaya parang magmukha tayong medyo formal. Dahil ang topic natin is related sa work. First, haba mo yung resume mo. So maraming ways kung pwede mong, kung paano mo habaan yung resume mo. Meron tayong tinatawag na resume na pwedeng 1 to 2 pages. Meron tayong tinatawag na curriculum vitae na pwedeng maging 3 to 4 pages. Pero best, walang tatalo sa autobiography. Punta ka ng tondo, punta ka ng resto, ipalimbag mo yung autobiography mo. Make sure libro ang ipasa mo. So kung libro man yan, ipasa mo, tuwing mag-interview ka, ewan ko na lang best kung may maitanong pa siya sa'yo. At kung may matanong man siya sa'yo, ewan ko na lang kung buhay pa siya, pwede niya maitanong yung gusto niya itanong sa'yo sa sobrang haba ng resume mo. Number 2, bilhin mo yung kumpanya. So, kung hindi ka successful sa pagbili ng kumpanyang gusto mong pasukan, magtayo ka ng sarili mong kumpanya. And that is number 3, mga best. So, magtayo ka ng sarili mong kumpanya, gumawa ka ng position bilang HR at i-hire mo ang sarili mo bilang HR o i-hire mo ang nanay mo bilang HR at sabi mo sa nanay mo ay i-hire ka. Kumbaga, partner. So, meron ka ng sarili mong kumpanya, na-hire ka pa sa sarili mong kumpanya. Diba? So, pasok na yun. Pasok. Pak na gunner na siya mga best. Ganon! Gigil ako eh. Number 4. Woo! Grabe. Ako yung nahihirapan sa top 10 videos natin today. Number 4. Kaibiganin mo yung HR. Kung September 1 pa yung interview mo at July 27 pa lang ngayon best, meron kang 1 month bago i-prepare yung pagiging pagkakaibig. Meron kang 1 month bago i-prepare yung sarili mo para kaibiganin mo yung HR. Alam mo yung favorite food niya. So kung ang favorite food niya ay street foods like kwek-kwek, squid balls, kikyam, fish ball, you need to put yourself on top of the game. Kumbaga, huwag kang panghuhuli sa mga ibang aplikante. Dalhin mo mismo si Manong Vendor sa HR office niya. At ewan ko na lang kung hindi ka pa niya i-hire best. Diba? Kumbaga, you step up the game na to the next level eh. Kumbaga, si Manong Vendor nagbebenta ng kickjack, ilagay mo ba naman sa office niya? Ewan ko na lang kung hindi ka pa matanggap. At kung hindi ka mo matanggap, may problema siya. Hindi ikaw yung may problema doon. Kumbaga, wag mong sisihin na sarili mo best. Sisihin mo yung HR. Okay? Number 5. Ito, sino dito sa mga viewers ko or subscribers, yung mga nag-struggle, i-describe yung sarili nila. Diba? Aminin nyo best. I've been into so many interviews and they always ask me to describe myself. So what's the point of giving an autobiography
Then they ask you to describe yourself, right? So kung ako sa'yo, since pinadidescribe niya na rin yung sarili niya, pero pinadidescribe niya sa'yo ang sarili mo, i-describe mo ng todo-todo. Simula nung nasa sinapupunan ka pa, noong sperm cell pa lang ikaw, na nagpunta ng fallopian tube, lumabas sa uterus, lahat yung i-describe mo, ewan ko na lang kung hindi pa siya mahimatay sa pag-i-describe ng sarili mo. Number 6. References. Importante ang references. Wala pa akong nakitang references na isinama ang nanay niya. So kung ako sa'yo guys, isama mo sa references yung mga kamag-anak mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung kapitbahay mo umutang sa'yo, yung kalaro mo na tinulungan mo, si manong driver na nagbigay ka ng tip, di ba? Nagbibigay ka ng tip sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver, di ba? Sa bus driver o sa pasahero ng bus na pinaupo mo kasi nga napakagalang mo, or sa MRT na pasahero na pinaupo mo, ewan ko na lang best kung di ka pa matanggap sa work kasi bonggang resume na yung binigay mo. Kumbaga, ini-step up, my God, step up the game na eh. Kumbaga level 10 ka na, yung mga kasama mo level 1 pa na sa interview na to. No? Number 7, weaknesses. Sino ba dito yung natanong na about weaknesses? I think almost every one of us, right? So, kapag tinanong sa'yo kung ano yung weakness mo, sabihin mo, ang weakness mo ay ang hindi makapasok sa work na to. At ang strength mo ay kapag nakapasok ka sa work na to, ay magpapapizza ka sa workplace na ina-applyan mo at magpapakape ka ng bonggang-bongga. Ewan ko na lang kung hindi ka pa matanggap ang best. Number 8. Ito, medyo tricky to itong number 8. So, kailangan ng konting skills dito sa number 8. So, magtayo ka ng... So, days before your interview, maglagay ka na ng mga hidden camera sa bawat sulok ng HR office. Kumbaga, i-record mo yung mga before, yung mga taong na-interview sa'yo, kung ano yung mga tanong ng HR sa kanila. Para pagdating ng tanong sa'yo, alam mo na yung sasagot mo, diba? Kumbaga, you step up the game, diba? That's the word for today. Ilang beses ko na nasabi yan, step up the game ng bonggang-bongga, diba? Number 9, magtatak ng gilas ka. Sino dito ang nagdala ng trophy kapag in-interview? Wala, di ba? So kung ako sa'yo, magdala ka ng trophy na nanalo ka ng volleyball tournament or chess tournament or art drawing contest, magdala ka ng certificate na nagbayad ka ng Meralco bill na minawasa kasi doon nalang matapatunayan yung trust issues, right? No, na isa kang mabuting mamamayang Pilipino, di ba? Magdala ka ng certificate, ng medal, ng trophy. Kung wala ka man, best, hindi problema yan. Punta ka ng rektor, magpagawa ka sa rektor ng trophy na kailangan mo. No? Ibigay mo lahat sa kanya. Kumbaga, pag mag-i-interview ka, nandito lahat ng mga trophies. Isotin mo na yung medals mo, sa yung certificates mo, ipa-frame mo ng bonggang-bongga. Hawak mo ng ganyan. Ewan ko na lang kung may masabi pa siya sa'yo. Kumbaga, ikaw na overqualified ka na sa position in-apply mo. Number 10, magbihis ka ng pang mahirap. Magbihis ka ng putas-putas. Yung parang addict ka, nakalalabas mo na ng preso. Yung parang kaawa-awa ka. Yung parang panhandler ka. Yung parang nanglilimos ka ng pera. And that's it guys. That's the end of our top 10 video for today. Thank you so much for watching. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, make sure you subscribe down below. Maraming po salamat sa lahat ng nood. Sa mga hindi pa nagustuhan yung videos ko in the last few months, sorry. But still, I'm very thankful na nanonood po kayo ng videos ko. But kidding aside po sa mga manonood po natin today, just be yourself when you're applying for a job. Just make sure you're presentable, you study ahead of time, make sure you're prepared, you get enough sleep, you get enough water. I guess that's my only tip. Well, I guess those are my only tips. Yeah. But anyway, see you next time sa ating next top video. So hopefully magustuhan niyo po ito. Anyway guys, see you again for our next top 10 videos. Bye-bye.